Hello guys! Alam ko, kaya ka na dito kasi isa ka rin sa nagtatanong kung bakit ba ang mga subscriber mo ay nababawasan. Alam ko na iniisip mo na yung iba ay hindi tapat, na hindi ka naman talaga inakap or inakap ka, pero pagkatapos is itinula ka na ulit. Possible naman po yan. Pero may isa pang dahilan kung bakit nawawalan tayo or nababawasan tayo ng ating mga kapitbahay. Yan ay kung hindi nila sinusunod ang tamang proseso. Opo, sa ngayon kasi mahigpit na si YouTube. Sobrang higpit na niya. Kasi nga madami na tayo ng mga aspiring na mga YouTuber. So tumaas din yung qualification or yung mga requirements nila. So ngayon, kung ikaw ay isang katulad ko din dati na basta na lang papanik at magsasubscribe. So isang maling-maling-mali po yan. Kaya ngayon, ito yung ginagawa ko. Gusto kong magpayo. So yun, kung dun sa ibang hindi pa po nakakaalam, may proseso na po ngayon. Alam ko na, alam na nyo na, gasgas na yung subtos, sabi din na natin pwedeng gamitin. So ngayon, ang ginagamit na nating mga terminology is, halika, akapin mo ako, sipain mo ako, pabilihan mo ako, yung gano'n na malayo. So ngayon, bukod po dyan, dapat alam natin na pag nakipag-akapan tayo sa isang kapitbahay, dapat ay mag-i-spend ka ng time doon. Kung alam nyo po yung 3 to 4 minutes na dapat manood ka muna doon para naman hindi ka mapansin ni YouTube na kung bakit ka nakapag-subscribe doon, anong dahilan na gusto mo mag-stay doon, wala ka namang pinanood. So ngayon, si YouTube na ang mag-i-spam sa'yo doon sa list ng taong nakayakapan mo. Paano kung yung taong nakayakapan mo, ginawa naman niya yung tama? So unfair sa kanya. So ikaw, hindi naman niya malalaman na ikaw yun. So alam mo yun sa sarili mo. Ngayon, huwag tayong mandaya. Kasi humihingi tayo ng pabor sa kapwa natin. Gawin natin yung tamang proseso. Kasi wala namang ibang magtutulungan dito, lalong-lalo na tayong mga nagsisimula pa lang. Kailangan natin ang views ng isa't isa para makaangat tayo. Paano kung ikaw yung pang 1,000 niya, tapos last minute na ng 4,000 hours niya, so nadaglag siya, nandahil lang dun sa nadaglag ka dun. So sayang naman, kawawa naman. So yun, golden rule, manood ka muna, katulad ng ginagawa mo ngayon. Sana ay pakinggan nyo ang aking sinabi kasi naranasan ko yan. Ginawa ko din yung mali dati. At ngayon, ang aking itong account is naka-quarantine to kasi meron akong copyright strike. So mali yun, pero hindi na ako nagpalit. Ito na lang at antayin ko na lang na matapos yung parusa ko at kasi natutunan ko na. So ngayon, ito yung rule ulit. Uulitin ko para hindi ka maban. Para hindi ka madaglag. Kailangan na pag nakipag-akapan ka, mag-spend ka doon ng 3 to 4 minutes. Saka ka mag-comment, saka ka magpindot ng like, at saka ka mag-subscribe. Ngayon, kung kapitbahay mo na yan, minsan naman, mag-spend ka ng oras sa kanya. Kasi, alam nyo, minsan, kailangan natin na yung iparamdam sa kapitbahay natin na naandun pa rin tayo. Para naman yung mga ginawa natin is isusuport pa rin nila. Kung nagsusuporta ka sa mga kapitbahay mo, susuportahan ka rin nila. Naunawaan ko na hindi mo kaya na panoorin lahat yan or bisitahin isa't isa. Pero ang point ko doon is yung mga nalabas lang sa'yo, di ba? Nagbabrowse ka. So makikita mo, kapitbahay mo to. Kasi naroon naman sa subscription, di ba? Pag chinek mo yan, doon may mga blue. So ibig sabihin nun, may upload sila. So ngayon, kung may time ka naman, kahit ilang minuto, bigyan mo naman. So ngayon, matutuwa yung matatacha mga yan, babalikan ka nila. So yun, di ba? Yun yung maganda eh. Nagbigayan tayo. Walang ibang magtutulungan kundi hindi tayo. So sa kanila ka makakakuha ng maraming suporta. So yun, sana ay huwag nating kakalimutan. At kung salamat kung tinapos mo ang video na to. So ngayon, pwede mo na akong gawing kapitbahay. Pwede mo na ako ngayong gawing kapitbahay at umasa ka sa akin na paminsan-minsan makikita mo ako sa bahay mo. Salamat! Don't forget! Nood muna bago ka mag-comment at bago mo pindutin yung thumbs up at bago mo ako i-subscribe. Salamat!